Kamusta mga idol and welcome back sa ating channel. Nandito na naman po ko para makapagbigay ng isa na namang maaksyong episode ng Slam Dunk Season 2 Interhigh. Kung bago ko nga lang pala sa channel ko, ay huwag mo nang kalimutan ang mag-subscribe para naman lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So tara, simulan na natin to. Pero bago nating tuluyang umpisahan ang maaksyong chapter 44, ay konting recap muna tayo sa nagdaang chapter 43 mga idol. Hindi pa nga rin nakaahon ang kupunan ng Shouhoku sa kanilang pagkatambak mula sa kupunan ng Sano. Kaya naman, napilitan na nga na tumawag ng time out si Coach Anzai at nagdesisyon na palabasin muna si Sakuragi. At dito na nga nag-uumpisa ang chapter 44. So ako na lang talaga ang nag-iisang nag-iisip na pwede pa tayong manalo? Ha? Hindi ka pa ba sumusuko? Tama ba ako, Tatang? Sumusuko ba ka mo? Kung sumusuko ako, ibig sabihin noon ay natapos na ang laban na ito. At bigla na nga lang natuon ang atensyon ni Sakuragi kay Minoru na kumilos na naman nga para makagawa ng puntos. Kaya naman napasigaw na nga lang siya dito. Ah! Bakit ka huminto Mitsui sa pagbabantay kay Minoru? Akala mo siguro hindi na natin kayang gumawa ng score ano? Ha? Nang biglang sumablay ang tirang ginawa ni Minoru. Oh, ang swerte naman! Hindi pumasok ang bola sa ring! Habang si Akagi ay pinilit na nga makuha ang rebound. At nang makuha na nga niya dyan ang bola, ay agad naman niya itong ipinasa papunta kay Ryota. Ayos! Tayo naman ang aatake! At kailangan na natin makagawa ng isang puntos! Samantalang, inakbayan na nga dyan ni Coach Anzai si Sakuragi. Ha? Sabay tingin ito kay Coach Anzai. Kailangan mong mapanood ng mabuti ito, Sakuragi. Kaya kita pinabalik dito. Ha? Bakit kaya? Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Rokawa na nakikipag one-on-one na nga kay Sawakita. Habang si Sakuragi naman ay seryoso na nga pinapanood ang dalawang ace player. Tingin nyo, Rokawa laban kay Sawakita. Mag-one-on-one na sila. Dagdag pa ni Maki, hindi na uubra ang mga fix kay Sawakita. At parang kaya na niyang basahin ang mga nasa isip ng kanyang kalaban. Habang si Aida naman, Hay, ang tagal niyang nakatayo doon. Siguro ay marami siyang iniisip. Kaya hindi niya napapansin na nasisira na tuloy ang bawat galaw niya. Sa kabilang banda naman, ay makikita natin na patuloy lang sa panonood ang seryoso sina Sakuragi at Coach Anzai sa laban ng dalawang ace player. At nagsimula na nga kumilos lang si Rokawa para makalayo kay Sawakita. At nang makahanap na nga ito ng magandang buwelo, ay agad na nga nitong itinira ang bola papunta sa ring. Sobrang bilis niyang kumilos. Subalit ang ginawa niyang galaw ay hindi na maayos. At hindi na nga pumasok ang ginawang pagtira ni Rokawa, kaya naman ang mga ibang manlalaro ng Shouhoku ay napasigaw na. Rebound! Kurin niyo ang rebound! Samantala, wala talagang silbi ang gonggong na yan, Tatang! Ano bang dapat kong makita dito? Hindi yan ang tinutukoy ko sa iyo, Sakuragi. Nang bigla na nga lang hinawakan ni Coach Anzai ang ulo ni Sakuragi. Tumingin ka doon! At yun na nga mga idol, ipinakita ni Coach Anzai kay Sakuragi ang pag-rebound na ginawa ni Masahiro. Habang ang ating henyo naman dyan ay tiningnang mabuti ang ginawang pagkilos ng manlalaro. Ang husay ng rebound na yun ah! At dito nga ay pinasa ni Masahiro ang bola papunta kay Fukatsu. Samantala naman, si Sawakita ay matuloy na ngang tumakbo papunta sa kanilang ring. Grabe ang tuloy ni Sawakita! Lalampasan na silang lahat oh! Napakabilis talaga niya gumalaw! At nang nahawakan na nga ni Sawakita ang bola ay agad na nga itong tumalon. Kaya naman si Rokawa, Ayako, Coach Anzai, Akagi, Sakuragi, Kogure, Mitsui at Ryota ay talaga namang namangha sa pinakitang pagkilos dito ni Sawakita. At ayun na nga mga idol, tagumpay na naman niyang muli ang ginawang pag-slam dunk dyan ni Sawakita. Kaya naman, ang pangkasalukuyang score na ay 36-60 at patuloy pa nga rin nadadagdagan ang kalamangan ng Sano sa Shouhoku. Samantala, ang mga tagahanga ng Sano ay nagdidiwang na nga. Habang ang ibang miyembro ng Shouhoku ay natigilan naman at pati na rin ang ace player ng ibang kupunan ay talaga namang namangha sa ipinakita nga at ipinamalas si Sawakita. Makikita rin natin dito na napangihinaan na nga rin ng loob ang ibang miyembro ng Shouhoku. Sa kabilang banda naman, nakuha ko na, Tatang! Naunawaan mo na ba ngayon, Sakuragi? Oo naman, Tatang!
Gusto mo rin gawin ko ang slam dunk na yun, diba? Ha? Hindi! Balik ka dyan, Sakuragi! Ha? Nakadalawang punto sila dahil sa pass break na yun, diba? Paano natin mapipigilan yun? Ah, alam ko na! Kailangan natin gamitin ang flying swatter ni Gori, diba? Mali pa rin, Sakuragi! Habang si Aida naman ay may napansin na naman nga sa kupunan ng Shoku. Mukhang pagod na talaga ang Shoku ah. Ang bagal na rin nilang bumalik sa fast break. Katulad na nga ng fast break ng Sano kanina lang. At kung titingnan mo ang score ngayon, ay pwede na nga silang bumagsak kahit anong oras. So balik tayo kila Sakuragi at Coach Anzai. Gamitin mo ang iyong isip, Sakuragi, at isalaysay ang nangyayari ngayon. Ipikit mo ang iyong mga mata. At dito nga ay ipinikit na nga ni Sakuragi ang kanyang mata, kahit pa naguguluhan nga siya. Sinut ni Rokawa ang bola, subalit hindi ito pumasok. Buisit, walang kwenta talaga, hari ng yabang! At doon nga ay natapos na ang ating pagsalakay. Nang biglang ang tumalon si Masahiro para i-rebound ang bola. So huminto ka dyan sa part na yan, Sakuragi. At dito nga ay makikita natin ang itsura ni Sakuragi na naging seryoso na. Kung ikaw ang nakakuha ng rebound, ano sa tingin mo ang mangyayari? At napaisip na nga dyan si Sakuragi kung ano ang pwedeng mangyari kung siya ang nakakuha ng rebound. Habang ang ibang miyembro naman ng Shoku ay nakikinig na nga lang sa mga sinasabi ni Coach Anzai. Una, ang Sano ay hindi makakagawa ng isang mabilis na pass break mula sa rebound na iyon. At may pagkakataon na makashoot muli ang Shoku sa sandaling iyon, diba? Isa pa, napigilan natin ang ginawa nilang 2 points. Sa gayon ay naiwasan natin ang pagkawala ng 2 puntos. At makagawa naman tayo ng 2 o higit pang puntos. At talaga namang nagulat nga dyan si Ayako sa kanyang narinig mula sa kanilang coach. At dagdag pa ni Coach Anzai, "So ngayon Sakuragi, naintindihan mo na ba? Kung makukuha mo ang rebound na yun, baka kagawa tayo ng 4 puntos, tama? Kung magagawa mo ito, ikaw ang aming mandirigmang magbabalik para makamit ang ating tagumpay, Sakuragi." At nang marinig na nga ng ibang miyembro ng Shoku ang mga sinabi ni Coach Anzai, ay agad na nga silang nagsilapitan kay Sakuragi. Focus, focus lang! Habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Sabay hawak nito sa mga kamay ni Sakuragi. "Ibinibigay ko na ang lahat ng tiwala ko sa iyo. Umaasa ako sa iyo, Sakuragi." "Ha? Ano ba mga sinasabi mo dyan, ha?" Nang bigla na nga rin nagsilapitan pa ang ibang miyembro ng Shoku kay Sakuragi at pinaghahawakan nga nila ang kanyang kamay. "Ako rin! Ako rin! Ako rin nga! Mag-focus ka lang, Sakuragi!" Habang si Sakuragi naman dyan ay naiinis na nga sa mga pinaggagawa ng kanyang mga kakampi. "Ha? Ano pang nangyayari sa inyong lahat, ha? Mga gonggong!" Habang si Coach Anzai naman at Ayako ay napapangiti na nga lang. Samantalang si Yasuda naman ay natigilan na nga at nakatingin sa kamay ni Sakuragi. "Ang laki ng mga kamay mo, Sakuragi. Sigurado ko na magagawa mo talaga ito." Nang bigla na nga lang tumayo dyan si Sakuragi at nagyabang. "Aba, talagang ngayon pa kayo nag-iisip para sa mga nakakatuwang bagay na yan, ha? Sa pamamagitan ng pagbigay nyo ng lakas ng loob, makakaribaw na talaga ako." Sabay lapit nga nito kay Coach Anzai. "Tatang! Hindi mo pa ba ako papapasokin, ha? Ang sabi ko ay hindi mo pa ba ako ibabalik sa laro, tatang, ha?" Nang bigla na nga lang hinawakan ni Sakuragi ang baba ni Coach Anzai at pinaglaruan. Kaya naman, ang ibang manlalaro ng Shoku ay namangha na nga lang sa ginawa ni Sakuragi. "Dalian mo na, tatang, at ibalik mo na ako sa laro." Sa kabilang banda naman ay sumipol na nga dyan ang komite. "Substitution, ref!" At habang nakahanda na nga si Sakuragi para bumalik sa laro, ay bigla na nga lang nitong naalala ang mga sinabi sa kanya ni Coach Anzai. "Kung susuko ka na, matatapos na talaga ang laban na ito." At dito na nga nagtatapos ang ating Chapter 44 ng Slam Dunk Season 2 Interhigh. Lubusan na ngang naunawaan ni Sakuragi ang gustong iparating sa kanya ni Coach Anzai. Kaya naman, ang iba pang manlalaro ng Shoku ay lubos na nga rin ang pagtitiwala na ibinigay sa kanya. Ito na nga ba ang hinihintay ng lahat para makabangon ng Shoku? At si Sakuragi na nga ba ang magiging dahilan ng kanilang pagbangon? Aabangan nating lahat yan sa susunod na kabanata, mga idol. Tara, shoutout time muna tayo! Shoutout po kay Kings World Gaming PH,
kay Oniel Permejo, kay Rockstar, kay Dominic Gule, at kay Janil Espanyola. Ayan, maraming maraming salamat po. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dyan, ay mag-comment lang po kayo sa ibaba at aking pong isisigaw ang inyong mga pangalan sa susunod ko pang mga videos. At kung interesado po kayo sa mga ganitong palabas, ay huwag nyo na po sanang kalimutan ang mag-subscribe at i-click ang notification bell para naman maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video. Yun lang po at maraming maraming salamat. Muli po, ako po si Kuya Boy, signing out. Peace!